Good morning mga kaibigan, mga kapatid. Today is Tuesday and 3rd of January 2023. So, breakfast muna tayo. Ang aking breakfast today is boiled water with ginger. So, ginger tea siya. At saka hopia ng Thailand, na ito na yung pinakakasing lasa ng hopia ng Pilipinas. Masarap to. Favorito ko to nung college ako. Gusto ko lang mag-encourage, mag-share about yung ating normal na ginagawa or tradition natin na to make New Year's resolution. Because everyone is hoping na yung New Year ay, sabi nga, bago. So, bagong pag-asa, bagong karanasan, at much better year sa mga previous years. Mas matagumpay, mas less stress, hoping for the best talaga. Eh, tama lang yan na mag-expect tayo ng ganun. Tama lang na tayo ay hangarin natin na maging maganda yung ating bawat lipas ng bagong taon. Pero nung Sunday, January 1, tapat ng Sunday, so church kami. At gusto ko na pagka nag-church, merong dalang notebook at ballpen. Sinusulat ko lahat ng mga pointers. Pero isa lang yung aking gustong bigyan ng diin dito. Sabi nga, even we hope that tomorrow or next year will be better, but if our hearts are still the same, next year will be just the same. So, every year we are hoping that next year or the new year, it will be better than the previous years. Everyone is praying, everyone is hoping and doing their best. Pero syempre excited, so sa simula ay may papakita tayo ng konting pagbabago. Along the way, nag-miss tayo ng isa or nagkaroon tayo ng konting mistake, yun, discouraged na. And then, makakalimutan na yung pinangako natin na pagbabago. Tapos, same pa rin or maybe worse pa sa dati ang nangyayari. So, walang swerteng taon. Kahit nasabihin pa natin, this year is year of the rabbit or year of whatever. Walang swerteng taon. Walang taon na pinangungunahan ng rabbit, ng aso, ng monkey, ng dragon, or whatever. If we allow that our year will be ruled and we dedicate yung year natin kay God, that every year, every day is year of God, year of the Lord, and that sa ating part naman, we do our best. We expect that our year will be different, then we have to start with making ourselves different. It's really difficult to change ourselves. Sabi nga, kailangan magsimula ang pagbabago within, hindi sa taon, hindi sa iba, sa ibang tao o sa taon na darating. Hindi tayo pwede maglagay ng hope natin sa New Year. Kasi magbabago at magkakaroon ng bagong taon every year. Hanggat di nagwawakas ang mundo, may bagong taon every year. But the thing is, we let us hope that every year we change for the better. Let us hope and try our best and ask for God's help that we will be better version of ourselves.
from the previous years. Halimbawa, kung hindi kayang bumangon ng maaga last year, dagdagan this year. Kung hindi makapagpatawad last year, magpatawad this year. Number one, let us do something that we have never done before. Number two, let us let go of things that we have never, that we have kept for so long. Let us let go of those things. Yan, nakakatuwa. Ewan ko, may makaka-relate sa akin. Diba sa bahay, yung nakapanghinayang magtapon ng basura, nakapaghinayang makapagtapon ng huli, ng lumang gamit. So, bili lang tayo ng bili, ipon tayo ng ipon hanggang sa sobrang dami na hindi na natin ma-manage. Diba? So, ganun din eh. Yung sa computer din, we keep taking pictures, videos, tapos keep. Sometimes every day. Hanggang sa dumating yung time na sa sobrang dami na, puno na yung computer, yung memory, hindi na makagalaw dahil sa sobrang bagal na. Dahil punong-puno na ng mga data. So, bandang huli, magluloko yung computer tapos mawawala lahat, masisira lahat. Nangyari sa akin sa dalawang computer ko in the past. At hindi ako mahilig mag-delete talaga. Mula nung malilit pa yung mga anak ko, hindi ko dinidelete lahat ng files. Pero nawawala na lang siya dahil sa nasisira ang computer at hindi ko na ma-recover. So, ang point is, sa buhay natin, maraming mga dapat i-delete. Maraming mga dapat i-let go. At tapos mag-restart tayo. And little by little lang, unti-unti lang, pero tuloy-tuloy. So, number one is, let's be better than last year. Number two is let go of those things that we have been keeping. At number three, let us open our mind. I-open lang natin yung isip natin na this year is a promising year for us. At kahit na magkaroon ng discouragement along the way, let us keep a positive mindset pa rin. At pinakahuli pero importante sa lahat, hayaan natin si God ay patuloy na nagahari sa bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan at bawat minuto ng ating buhay. Or else, same-same. Sabi nga ng mga Thai people, same-same. Ibig sabihin, pareho lang. Walang pagbabago. At frustrated pa rin tayo. At feeling natin walang nangyayari. Pero yun ang kagandahan eh. Ginawa ni God yung years. Ginawa ni God yung time. Ginawa ni God yung para mabilang natin. Para makamove on tayo sa next step. So yun. Yun na lang. Hanggang doon na lang. At gusto kong maging blessing filled ang ating taong ito. At matagumpay. God bless sa inyong lahat. At Happy New Year 2023. See you. Bye.